Hi! Welcome to another hearty meal. Ang lulutuin natin ngayon ay ginisang apalaya with pork and egg. At kung mahilig ka sa soup, we'll make it a soupy recipe. Para sa mga hindi pa nakakakain or nakakain na pero hindi komportableng kumain uli ng apalaya dahil sa napakapait na qualities nito, huwag mag-alala dahil bago tayo magluto, tuturuan namin kayo kung paano bawasan ang kanyang pagka-bitter. Now, maghanda tayo ng 250 grams of bitter gourd at lagyan natin ng 1 teaspoon of salt. Now, halu-haluin natin ito to distribute the salt. Then, piga-pigain natin hanggang sa lumabas ang kanyang katas. Itatapon natin ang juices dahil hindi natin ito kailangan. Hugasan natin ng tubig. I-drain. And i-set aside muna natin para sa pagigisa natin mamaya. So, ngayon, i-ready natin ang ibang ingredients. Okay, simulan natin lutuin ng baboy. Lagyan natin to ng konting tubig. Takpan natin ang kaserola and over medium flame. Hayaan natin to hanggang matuyo ang tubig or hanggang sa lumabas yung kanyang mantika. Siyempre, bisibisitahin din natin paminsan-minsan at haluhaluin para magpantay naman yung kanyang pagiging golden brown. If there's enough oil na nagmula sa baboy, pwede na tayo magsimulang mag-isa. Para maiwasan na matalsik-talsikan ka ng mainit na mantika, I would suggest na tanggalin muna natin yung baboy. Para maging maluwag din ang ating kaserola para sa paggigisa natin ng mga aromatics. Simulan natin sa bawang and igisa natin until golden brown. Then, isunod natin ang sibuyas at iigisa natin until magmukhang translucent. Isunod natin ang kamatis. Then, ilagay na natin ang baboy. Then, halu-haluin natin lahat ng ingredients until lumambot na yung kamatis. Ngayon, it's ampalaya's turn na and haluin natin ng konti. Then, lalagyan na natin ng patis. And again, halu-haluin natin ng konti para madistribute ang patis sa lahat ng ampalaya. Ngayon, itakpan natin and simmer natin for 2 minutes. Now, lagyan na natin ng 2 cups of water. Ngayon, itakpan ulit natin siya. Isang tip lang, para mabilis kumula ang tubig, bahagyan mo muna ang lakasan ng apoy. Ibalik mo lang siya sa medium heat pag nakikita mo nang parang malapit-lapit na siyang kumulo. Isimmer natin ang ingredients for 7 to 10 minutes.
Ngayon, nilagay na natin ang ground black pepper and salt. Siyempre, halu-haluin ulit natin. Lastly, basagan natin ng itlog ang ating ginisang ampalaya. Huwag kalimutang haluin natin ito agad para hindi mamuo ang itlog sa ibabaw. Now, we can turn off the stove and ready na ang ating ulam. Typically, the recipe yields 3 servings. And kung hahatiin mo nga siya sa tatlo, each serving serves 145 calories with almost 15 grams of protein. Kaya kung may natutunan kayo sa videong ito and nasarapan naman kayo sa recipe natin today, we would really appreciate if you like the video, share it with your friends, and subscribe na rin sa ating channel. Also, don't forget to hit that notification bell. You can also visit our website for more information and recipe cards. The link is in the description below. Thank you for watching.